Hi everyone, kumusta po kayong lahat? I hope maayos ang inyong mga araw o mga gabi ninyo kung saang sulok man kayo ng mundo ngayon. Sa mga bagong tagapanood dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko. Pakiclick niyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. May masamang balita na naman tayo na natanggap ngayon. Kung kilala niyo si Mr. Troy Catan na isang writer, publicist, and at the same time vlogger. At sinasabing isang mamig supporter din. Binawian siya ng buhay ngayong araw, October 12, 2021. Kung napanood nyo yung video na kung saan ay nag-celebrate ng double celebration sina Mahal at Migs na nataon last year sa birthday ni Mahal, isa sa mga nag-interview sa kanila ay si Mr. Troy Catan. Siya rin yung vlogger na umaten sa 40 days ni Mahal na kung saan ay nag-vlog na siya doon mismo sa sementeryo ng 40 days ni Mahal at doon sa salo-salong ginanap sa mismong bahay ni na Mahal. Medyo nagkaroon din siya ng konting intriga sa mga mamig supporters dahil parang meron yata siyang mga nabitawang salita na hindi nagustuhan ng mga mamig supporters. Marami ang nagulat sa biglang pagpanaw ni Mr. Troy Catan dahil kani-kanina lamang ay nagkaroon pa siya ng live video na kung saan ay nasa isang badminton court siya para maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Lang natin. Nakasilapay na kaano. Sumipa. Yun na rin pala ang huling video na gagawin niya. Dahil doon mismo sa badminton court na yon, nangyari ang hindi magandang pangyayari. Wala talagang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa buhay ng tao. Ayon sa mga balita ng mga tao malapit kay Troy, ang kwento nila, naglalaro daw ng badminton si Mr. Troy Catan. Pagkatapos daw nun ay kumain sila at ang inulam daw nila ay pusit. Pagkatapos daw nun ay nagsuka si Mr. Troy Catan. And later on ay natumba na nga siya. At ayon din sa balita, conscious pa si Mr. Troy Catan nung isinugod siya sa ospital. Pero bago niya marating yung ospital daw ay binawian siya ng buhay. Sa ngayon, wala pang nilalabas na medical report kung ano talaga yung totoong dahilan kung bakit nasawi si Mr. Troy Catan. Sabi ng iba, baka daw atake sa puso dahil alam naman natin na itong sakit na ito ay isang traidor na sakit. Siguro pwedeng hypertensive na siya nang hindi niya nalalaman. Dahil siguro wala naman siyang nararamdaman. May mga nangyayari kasing ganito, yung mga sinasabi nilang asymptomatic. At kung minsan, meron din siguro tayong nararamdaman na binabaliwala lang natin dahil usually panandalian lang at nawawala naman ito. Kasi imposible naman kung food poisoning ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Dahil kung dahil nga dito, ay dapat pati yung mga ibang mga kasama niya na nasa badminton court na nakasabayan niyang kumain, ay dapat na isugo din sa ospital. Kaya nga minsan meron din tayong mga nababalitaan na nagja-jogging lang yung tao at biglang natutumba. At doon na din mismo ay nawawalan sila ng buhay. Maikli talaga ang buhay ng tao at hindi natin ito hawak. Sa mga naulila ni Mr. Troy Catan, taos puso akong nakikiramay. May you rest in peace, Mr. Troy Catan. And of course, syempre, sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, Troy Catan, and hit the notification bell. Ayan, of course. Bye!